Ayan na. Hello bro, mapagpalang Yes, good gabi sa evening. inyo. Bro, dalawang tanong bro. Go ahead. Bro, kapag bukas nag pumunta kami ng puntod ng aming sa aking mama at doon kami mag tipon-tipon sa aking mga kapatid. Mag-pray kami doon. Tapos ng pagkatapos ng pray, mag-pray kami. Pwede na bang bro magdala kami ng holy water tapos kunan yung puntod sa aking mama ba? Yes, response ano tawag yan? Pwede po yan kasi nangyari na din po yan sa akin yung aking ano yan bro? Responsoryo man sir, responso. Yeah. Yung nangyari din sa akin yan sa tiyuhin kong nanamatay na ako din yung nagresponso din nagbless ng holy water. Pwede po yon. Anong pray bro? Wala nang prayer bro. May responsible prayer yan eh. Ask ka lang po sa parokya niyo kung meron kasi lang kopya niyan or ano ka bro, Bisaya ka bro no? Oh. Pwede naman sa mga ano sa mga CFD natin na makakilala na mabisaya. Brother Romer meron din responsible prayer yan. Brother Romer? Bro, meron po. Meron akong Pinos. Yun po ang guidelines po doon sa ano, doon sa mga pumupunta ng cemeteryo. Tapos yun po ang dadasalin nila. May litany pa nga yun, Litany of Saints. So, yun po, pagkatapos ng prayer doon, na-post ko na po. Pagkatapos ng prayer, iwisikan nyo po yung ano, yung puntod kasi kayo man ang ano, kamag-anak. Huwag na lang magwisik doon sa iba kasi hindi yan pwede. Sa ano lang po, sa kamag-anak ninyo, pwede po. Okay po. Salamat po. Ikalawa po. May ano po, may post po. Yes, bro. Go ahead, Brother Romer. Ay, sige. Nandun lang po sa ano, doon sa FB. I-ano na lang po kasi hindi ko po alam kasi yung sa FB mo. Ano lang po, tingnan nyo lang po doon sa Romer Ablong Gutual. Meron po, nakapost po yun. Just scroll na lang po, hanapin nyo lang po. Marami kasi naghihingi. Tapos yun ang ginawa nila, ginamit din nila, may Bisaya din, mayroong Latin, may Bisaya, may Tagalog, pero mas mabuti po yung English, may English din. So yun din po bro, gamitin mo na lang, tingnan mo na lang po. Okay bro, Brother Roel, yun po. For your second tanong, question. Ngayon bro, ngayong gabi, maraming naglagay ng kandila sa kanilang bahay. Okay lang ba yun, bro? Gabi. Sa labas ng kanilang pintuan? Oo. Okay, sige. Balik ko, Brother Romer, kasi kagabi yata, parang kagabi o nakaraang gabi pala yun, nasagot. So, ganito po, bro. Kasi practice din namin yan noon, pati yung mama ko. Kasi nung nandito na po ako sa team, dito sa Exorcism and Deliverance Ministry, hindi nila alam yun, hindi ko rin nasabihan kasi ano, yung November 2, yung November 2, kahit na November 1, nagsasagawa sila niyan. So nilalagyan nila palibot ng bahay ng mga kandila. Eh nung pagtulog ni mama, nagtaka siya, sinampal ng malakas yung likod niya. Nagising talaga siya, nakaano talaga siya, biglang tayo talaga yung ano niya. Tapos grabing sakit ng likod niya, wala naman siyang katabi. Wala siyang katabi. So, ganun bro, yung mga practices pala noon is about occult practices. Kasi sa mga matatanda yan, ang galing. Kahit na yung lola ko, nagtitirik sila ng kandila kasi para daw sa mga, ano, yung mga espiritu na mga ligaw, yung mga ganun, wala namang espiritong ligaw. Hindi, nagtataka nga ako bakit naligaw pa. So, ganun bro, iwasan nyo po. Kung magtirik naman kayo ng kandila, pwede doon sa altar. Kasi yung proper way po kung paano tayo magtirik ng kandila sa altar or it's either sa simbahan or sa cementerio. Yung sa may mga namatay, for example, nilalagyan ng kandila kung saan. Pero kung wala namang purpose doon sa pagtirik para mag-invite ng mga espiritu, yung mga sabi nila naligaw na espiritu para makarating sila sa ano, sa liwanag,
Hindi po pwede kasi ang dami nang nangyari niyan kahit na mga madre nga po nag-aano na nagsasagawa ng mga ganyan, pinapalibutan yung buong ano. Depende po din sa intention kasi may intention naman kung once na occult yung intention mo galing sa occult yun, hindi mo din alam kung bakit naglalagay, wag ka na maglagay. Pero kung yung intention mo naman is pure, doon ka sa ano, doon ka sa altar po magtirik ng kandila o sa sementeryo o sa simbahan. Yun po ang pinakamaigi. Kasi ang dami po natin naliligaw eh, kahit na saan na magtirik ng kandila eh, mayroon naman silang chapel. So, yun po bro, yun po ang pinakamaano explanation. Okay, yun lang bro. Salamat bro. God bless. Okay bro, salamat po. God bless po. Alright, maraming salamat kay Brother Ruel Sabanal sa pagtatanong. At dako naman tayo ngayon dito po sa kay Jose Atienza. Jose ba to? O Jose Atienza. Brother, hasta mute po. Jose. Jose, okay. Brother Jose. Dalawa akong katalaman ko. Follow up dun sa ano, yung pagtirik ng kandila. So, ibig sabihin, ang pagtirik pala ng kandila, tatlo lang dapat. Church, altar, at saka ano, cementerio. Yun, Brother Romer, sa'yo pa rin. Okay, yung pagtirik po ng kandila, once na ano, hindi lamang po doon sa, marami naman, kapag ka meron kayong grotto, kung meron kayong mga statue doon sa labas na blast po, pwede kayo makaturok, makatirik ng kandila. Pero kung kahit saan-saan ka na nagtirik ng kandila, parang iba na po yon. So dapat i-purify po yung intention kung ano ang titirikan mo. Kasi ganoon naman po talaga ang nangyayari. Meron yung iba, parang ginagawa na nilang ano ba, ginagawa na nilang yung kakatawanan. Ginawa na nilang ano, ginawa na nila ng mga memes doon sa CR. Oh, doon sa CR na titirik ng kandila yun sa bowl. Anong ibig sabihin nun? Oh, alam nyo na, yung mga ganon. So, yung purity of intention po talaga, ang nakakaano po niyan, nakaka-purify sa ating ginagawa. Kasi pagka-occult yung ano natin, disposition natin, sasakyan po talaga yan ng demonyo. Yun po talaga ang pinaka-ano, pinaka-explanation natin dyan. Kahit na saan tayo, may proper naman tayo na matitirikan ng kandila. Kung merong namatay, di ba? Kapag ka may na-aksidente doon, mga iba nagtitirik ng kandila, walang problema yon. Pero yung sa, ano talaga, sa mismo talaga, na ano, sa mismo talaga na anong tawag niyan, yung sa All Souls Day doon sa pinapalibot sa ano sa bahay, kasi sa nalaman po namin sa mga matatanda, yun ang ginagawa nila, kaya nasampula na nga yung mama ko, halos na grabe sakit ng likod niya nang lagyan ng exorcism oil, nawala yung sakit kasi nahampas siya doon. So bro, anong tanong mo iba bro? Kasi yung madalas kasi nakikita ko sa pintuan. Oo. Labas no. So ibig sabihin hindi rin pala siya proper na ano pagsindi. Hindi siya proper bro. Doon talaga sa ano sa altar kasi kaya nga sabi ko sa mga matatanda, occult practices po 'yan. Naalala ko talaga 'yan. Dami ko nang nakita niya na nagtitirik ng kandila sa mga harap ng ano, harap ng pintuan sa palibot ng bahay kasi sabi na marami daw maligaw na espiritu para matunto nila kung saan na yung ilaw. So hindi po pwede 'yan. Wala namang ligaw, mga demonyo man po 'yan. So hindi po pwede. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.